Magandang araw mga bata! Masaya akong makasama kayo sa ating pag-aaral dito sa DepEd TV. Ako si Sir Jerry Rivas o Teacher Jerry, ang inyong guro sa MTB-MLE o Mother Tongue-Based Multilingual Education. At ang aking motto, ikaw at ako, sabay tayong matuto! Bago tayo magsimula sa ating aralin, siguruhin ninyong kayo ay komportable sa inyong lugar at maayos akong naririnig. Magkumustahan muna tayo. Alam nyo ba ang kantang kumusta? Kung opo, sabayan nyo ako sa pagkanta. Kung hindi pa, manood at makinig ng mabuti para masabayan din ang kanta mga bata. Kamusta, kamusta, kamusta? Kamusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la. 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 Tra-la-la-la-la-la-la-la. Kamusta, kamusta, kamusta? Kamusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tra-l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 a. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la. 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 Kumusta? Ano ang nararamdaman nyo ngayong araw? Kayo ba ay masaya? Malungkot? Natatakot? O kaya naman ay inaantok? Sana ay mas lalo kayong mapasaya dahil sa mga gawaing inihanda ko para sa inyo. Ano kaya ang araw ngayon? Awitin natin ang kantang pito-pito. Alamin naman natin ang panahon ngayon. Ngayon ba ay maaraw, maulan, o maulap? Masisilip nyo ba mula sa inyong kinauupuan mga bata? Tingnan natin kung ano ang panahon ngayon. Nakita nyo na ba? Kung maaraw ang panahon, gawin nyo ito. Kung maulan, ito ang inyong gagawin. At kung maulap naman sa inyong lugar, ito ang inyong gagawin. Ngayon naman mga bata, banatin natin ang ating mga buto. Tayo ay mag-ehersisyo.
tayo ay mag-aaral tungkol sa pagtukoy ng mga salitang magkasing tunog. Pagkatapos ng ating aralin, gusto ko kaya niyo nang matukoy ang mga salita na may parehong tunog sa hulihan. Okay ba 'yon? Dumadalaw ka ba sa iyong mga kamag-anak? Ano ang kadalasang daladala mo sa iyong pagdalaw? Halika at makinig sa isang tula tungkol kay Tonton. Kahon ni Tonton. Narito na si Tonton. Bit-bit ang isang kahon. Dala niyang regalo sa mahal niyang lolo. Isang bagong pustiso nakalagay sa baso. Sino ang batang lalaki sa tula? Tama! Ang batang lalaki sa tula ay si Tonton. Ano kaya ang kanyang bit-bit? Tama! Ang kanyang bit-bit ay kahon. Para kanino ang dala niyang kahon? Tama! Para kay Lolo. Ano ang laman ng kahon? Tama! Isang bagong pustiso. Saan nakalagay ang pustiso? Tama! Sa baso. Ngayon, ano-ano ang mga salitang may salungguhit sa tula? Basahin natin ang mga salita na mula sa tula. Tonton, kahon, regalo, lolo, pustiso, baso. Ano ang napansin mo sa hulihang tunog ng bawat pares ng mga salita? Tonton, kahon, regalo, lolo, pustiso, baso. Tama! Ang mga salitang magkasing tunog ay magkapareho ang hulihang tunog nito. Ngayon, subukan natin sagutin ang mga sumusunod na kasanayan sa pagtukoy sa mga salitang magkasing tunog. Pag-ugnayin ang mga salita sa hanay A sa katugma nito sa hanay B sa pamamagitan ng linya. Ano ang kasing tunog ng baso? Tama! Piso! Ano ang kasing tunog ng tali? Tama! Labi! Ano ang kasing tunog ng bola? Tama! Pala! Ano ang kasing tunog ng mata? Tama! Pata! Ano ang kasing tunog ng kahon? Tama! Dahon! Maaari ba kayong kumuha ng kapirasong papel? Sulatan ito ng bilang isa hanggang lima. Lagyan ng check kung ang pares ng salita na babanggitin ko ay magkasing tunog. At X naman kung hindi. Una, aso, pusa. Ikalawa, manika, palaka. Ikatlo, lobo, laso. Ikaapat, susi, silya. Ikalima, lima, ilaw. Tignan natin sa ating screen ang mga sagot at bilangin kung ilan ang inyong nakuhang tamang sagot. Aso, pusa, manika, palaka, lobo, laso, susi, silya, lima, ilaw. Ang batayan sa pagtukoy sa mga salitang magkasing tunog ay kung pareho ang hulihang tunog ng pares ng mga salita. Ang mga salitang magkasing tunog ay may magkaparehong tunog sa hulihan ng pares ng mga salita.
tinatawag din na salitang magkatugma ang mga salitang magkasingtunog. Magsanay tayo sa pagbabasa ng mga salita na magkasingtunog ang huling pantig o parte ng salita. Sabayan niyo ako sabihin ang mga sumusunod na salita, mga bata. Pusa, tasa, pusa, tasa, laso, baso, laso, baso, tubig, bisig, tubig, bisig, tinapay, pamaypay, tinapay, pamaypay. Magaling! Ngayon naman, basahin natin ang mga salitang nagtatapos sa pantig na la, pala, pula, sala, bola. Habang ang ito naman ay mga salita na ang huling pantig ay ma, kama, ama, goma, sama. Makinig at unawain ang babasahin kong mga pangungusap. Maaaring kopyahin sa isang malinis na papel ang mga salitang magkasingtunog o magkatugma na maririnig ninyo. Unang bilang, ang gamit ay nahulog sa ilog. Ikalawang bilang, ang batang magalang tuwa ng magulang. Ikatlong bilang, nakatali ang kambing sa puno ng saging. Ikaapat na bilang, alaga kong manok nagbibigay ng itlog, kaya ako mabilog. Tignan natin ang mga tamang sagot. Una, nahulog, ilog. Ikalawa, magalang, magulang. Ikatlo, kambing, saging. Ikaapat, itlog, mabilog. Para sa ating huling gawain, piliin nyo naman ang kasingtunog ng salitang babanggitin ko. Ano ang kasingtunog ng aso? A. Bato, B. Baso, C. Bata. Ano ang kasingtunog ng silid? A. Gilid, B. Giliw, C. Gulay. Ano ang kasingtunog ng atis? A. Bakod, B. Baso, C. Batis. Ano ang kasingtunog ng lapis? A. Ipis, B. Ilong, C. Ilaw. Ano ang kasingtunog ng ipit? A. Sisiw, B. Sipit, C. Sitaw. Handa na ba kayong alamin ang mga tamang sagot? Ano ang kasingtunog ng aso? A. Bato, B. Baso, C. Bata. Kung ang sagot nyo ay B. Baso, tama! Ano naman ang kasingtunog ng silid? A. Gilid, B. Giliw, C. Gulay. Kung ang sagot nyo ay A. Gilid,
Magaling! Ano ang kasing tunog ng atis? A. Bakod, B. Baso, C. Batis. Ano kaya ang sagot? Kung ang sagot nyo ay C. Batis, magaling! Ano ang kasing tunog ng lapis? A. Ipis, B. Ilong, C. Ilaw. Naiisip nyo na ba ang tamang sagot? Kung ang sagot nyo ay A. Ipis, mahusay! Ano ang kasing tunog ng ipit? A. Sisiw, B. Sipit, C. Sitaw. Ano kaya ang tamang sagot? Kung ang sagot nyo ay B. Sipit, magaling! Para sa inyong takdang aralin at pagsasanay sa pagbigkas ng mga salitang magkasing tunog, magpatulong kay nanay, tatay, ate o kuya na gumawa ng booklet ng mga salitang magkasing tunog. Kumuha ng malinis na papel na kasing laki ng bond paper. At itupi ito sa gitna. Gamit ang pangkulay tulad ng crayon o marker, isulat sa harap ng tinuping papel ang pantig na sa. Buklatin ang tinuping papel at sa loob ng bahagi ay magsulat ng mga salitang nagtatapos sa pantig na sa. Ang mga halimbawa na natalakay sa ating aralin ay pusa at tasa. Kumuha ulit ng isa pang piraso ng papel. Itiklop muli ito. At sa harap ay isulat ang pantig na to. Sa loob ay sulat ang mga salitang nagtatapos sa pantig na to, tulad ng plato, pito, at pato. Araw-araw, sanayin ang sarili na basahin ang mga nakasulat at dagdagan ang mga nakasulat. Maaari rin kayong gumawa ng mas marami pang booklet para sa mga pantig na magkasing tunog na matututuhan ninyo. Marami ba kayong natutuhan ngayong araw? Ngayon, alam na natin na may mga salitang magkasing tunog. Huwag kalimutang magsanay sa bahay kasama ni nanay, tatay, ate o kuya. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam! Tayo ay magpaalam na, tayo ay magkikita pa. Sa muli nating pagsasama, tayo'y matututong magkasama. Tayo ay magpaalam na, tayo ay magkikita pa. Sa muli nating pagsasama, tayo'y matututong magkasama. Tayo ay magpaalam na, tayo ay magkikita pa.
sa muli nating pagsasama, tayo'y matututong magkasama. Magkita-kita tayo ulit sa susunod nating episode dito sa DepEd TV.